to Maridel's Tea Vlogs. Ngayon na guys, ay itong video natin ito ay I will show you how to cook soup guys, especially dito sa Hong Kong. Ngayon ay winter time and so we need a lot of soup guys. So, halos everyday nagluluto ako ng soup, okay? Ayan guys. So, ito ang ating ingredients. Ito yung mahabang pork bones na kung saan ay $74 itong bones na to guys. Yan, so i-blanch natin ito mamaya. And besides that guys, ay eto ang lotus root. Ang lotus root na ito ay napakasarap guys and maganda sa katawan. So mainit sa katawan yan. So napakaganda niyan sa winter time, okay? Itong lotus root. Hey, gents, ayan. So eto guys yung ating ginger, yan. Ito yung ating ginger. So, we need lots of gingers and half ng ating onions. Puti or etong kulay nito is okay, guys. At ito yung tinatawag na sugar dates, guys, or mofaco sa Chinese. And ito naman yung dried scallop. Ayan, masarap to, guys, sa soup, dried scallop. And, of course, guys, ay hindi mawawala ang dried skin. Ito guys yung dried skin ng orange peel. Ito yung orange peel. Ito yung skin ng orange na kung saan ay pinadry. Ayan, napakahalaga niyan dito sa Hong Kong. Kasi laging sangkap ng aming soup ito guys. And guys, hindi mawawala din ang ating almond seeds. Ayan, ang buong sangkap ng aking soup ngayon guys. Ayan, di po ba? And ngayon nga guys, ay payo na ay magbablanch ng ating karne or pork bones, okay? Back to you guys later. Ito kulong-kulo na ang ating kawali and ibablanch natin ang ating pork bones. Kasi nga guys, hindi po masarap at hindi po healthy na i-direct natin na i-boil as soup itong pork bones natin. Kundi alisin natin yung mga dugo-dugo niya guys. Yan. So ibablanch po natin siya. And tignan ninyo mamaya guys, madumi talaga ang karne kapag hindi nyo siya binlanch bago nyo isoup. Hihintay naman natin guys ito na mag-boil ng konti ay tayo naman ay magpipil ng skin ng ating lotus root. Guys, let's peel the skin of the lotus root, okay? Madali lang po siya, guys, kasi ang binili kong lotus ay yung mura ang kanyang skin. Hindi po ito yung magulang na. And so, hindi po siya matigas, guys, and very fresh siya. Yan, tignan nyo, guys. Yan. So, very fresh ang lotus root na ito. Ayan. So, isa pa, guys. Ayan, ganito lang guys. So, ayan. Then, hugasan po natin guys. So, ito na guys ang ating lotus root. Ayan, so nahiwa ko na siya. And we're just waiting sa pork natin guys, okay? Ito na guys ang pork natin, ang pork bones natin. O, tignan nyo guys, di ba ang dumi? Ayan po guys, kailangang maalis po yan, oh. Ito. Ito yung mga dumi niya. Kaya nga dapat na kapag nag-soup kayo ng pork bones or anumang karne, dapat na ibablanch ninyo ng maigi. Para naman kahit baboy na nga yan tapos hindi pa maayos yung pagkakaluto natin, edi ang dami nating sakit sa katawan na guys. Kaya nga na ayusin natin ang pagpe-prepare ng mga kinakain nating mga karne. Ayan guys, so napakasarap nito guys kapag nalinis na mabuti yan. So you are so safe naman, no? So at least naman yung mga iba tabang taba-taba nitong pork bones na ito ay maalis din, okay? Ayan guys, so back to you soon kasi nga lilinisan ko pa ito, okay? Ito na guys ang ating malinis na pork bones. Ayan. And so dahil nga boiling na rin ang ating boiling pot ay ilagay na po natin ang ating karne. Unang-unang ilalagay natin guys ay ang ating karne. Ayan. Pork bones. Ayan guys. Ayan. So iboboil po natin ito guys ng low fire for 1 hour. 1 hour soup or higit pa. Okay, so wala namang problema kung matagal, mas matagal, mas masarap. And then, so ilagay na rin po natin ang ating mga
ingredients guys, okay? Sa isa natin ilalagay, so ang ating dried scallop, then ang ating sugar dates. Lagyan na rin po natin ng onions, and lagay na rin po natin ang ating ginger. And of course, ang ating almond seeds. Guys, ang ganda sa katawan itong almond seeds. Almond seeds. Mahilig talaga ang mga inchik sa mga healthy foods. And then, ito guys, ang ating fruit skin. Okay? So, yan muna guys. Kasi nga, kapag half hour na itong nagbo-boil, tsaka natin ilagay yung ating lotus root. Ayan guys. So, tatakpan ko muna siya. Then, I will let it boil guys. Okay? Yan. Back to you later. Guys, ito na oh. So, ilagay na rin natin ang ating lotus root. Okay? Yan. Lagay na rin natin siya. Ayan. Then, we will continue to boil, guys. Ayan. Okay? Ayan, and we will cover guys at continue to boil natin, okay? Ayan, then we will cover guys. Then we will continue to boil in low fire only guys, okay? About 1 hour. So, all in all, 1.5 hour. Guys, ito na yung soup natin, no? Ayan. 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 Ayan, ang sabaw niya guys, so namuti na ang sabaw niya. Ayan guys, so ayan. Oh, ayun na, nadurog na ang sugar dates natin. And even our onions guys, nadurog na rin. Ang sarap. Ay, lalantakan na ni amo itong mga bones. Oh, yan guys, ang soup namin. Oh. Ano, diba ang sarap niya? So, aalisin ko yung mga yan, oh, yung mga mantika na yan, aalisin ko yan. Meron akong pinangaalis na parang paper. Ayan. Ayan, guys. So, eto na. At, i-off ko na, guys. Okay na siya. Yan. So, yan. So, guys, ang sarap niya. Ito na guys, so ang soup natin, so i-try nyo to guys. So kahit na nasa Pilipinas kayo, kung may lotus root kayo guys, you can cook this kind of soup. Ang sarap niya, parang nilaga din lang.